oh blessed be. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Messiah. Jesus the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. The Messiah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. The Messiah. For the Lord. Lord is my tower, and it gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, he will guide the power, and the power of darkness underneath my feet. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. We got the power. Yes, we got the power in the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. And though Satan rages, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the Lord. Makapangyarihan! Makapangyarihan sa ngalan ni Kristo. Makapangyarihan sa ngalan ni Jesus. Galit man ang diablo, di kami patatalo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. O minsan pa makapangyarihan. Makapangyarihan ang ngalan ni Kristo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Galit man ang diablo, hindi ako patatalo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Hallelujah! Makapangyarihan natin Panginoon. Bakit tayo matatakot kung kakampihin natin ang ating Panginoon? Kanino tayo masisindak? Hallelujah! Pagkasama natin ating Panginoon, anumang pagsuwok na dumating sa ating buhay, wala tayong, hindi tayo binigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Dahil ang Panginoon ang tumutulong sa atin. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Minsan pawitin natin yung sasabing, I know the master of the world. Anumang bagyo, anumang pagsubok, kaya ng ating master. Amen. Thank you, Lord Jesus. Sabayan lang ako ng mga backup. Master of the winds. My boat of life sails on the troubled sea. Ever there's a wind in my sea. I pray who watches over me when the breeze turns into the bay. I know the master of the wind.
maker of the rain can calm the storm and make the sun to shine again. I know the master of the sometimes I soar like an eagle to be high. I'm on the peak, my soul can be found. An unexpected storm might drive me from the high. It may bring me low. Hallelujah! I know the master of the wind. Hallelujah! I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun to shine again. I know the master of the wind. Oh, see it again. I know. I know the master of the wind. Hallelujah. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of the wind. I know the master of the wind. I know. I know the master of the wind. We give you glory, honor, and power. Belong to our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Tayo mga kapuna, mga kapatid. Amen. Kahit anong bagyo ang dumating sa atin, mga kapatid. Amen. We know the master of the wind. Thank you, Lord. Tayo dumako na sa song offering and testimony. It's God. At akin na pong inanyayahan si Sister Aning Adarayan para sa kanyang testimony sa Panginoon. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. God bless you po. Hello. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Nais ko lang po itaas ang pangalan ng ating Panginoon kasi po, si Joy po tumawag sa amin madaling araw dahil napilayan ang kanyang anak na si Vince Benedict. Tapos, ipinag-pray namin ni Brother Nimi sa pamagitan ng telepono. Nagpapasalamat kami dahil napilayan po yung kanyang kamay at umusli po yung buto. Tapos, pinanalangin po namin at habang pinagpipri namin, hinihilot ko rin yung aking kamay. Pagkatapos, pagdating ng alas 6 ng umaga, tumawag uli ang aking si Joy na sabi, Nanay, magaling na po si Bibi Vince. Nawala po yung usli ng kanyang kamay. Kaya aking ibinabalik ang kapurihan, kaluwalhatian at masasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa pagkatunay na siya ang ating manggagamot. Salamat po. Amen. Thank you, Sister Aning. Talagang kilala natin ang master ng wind. Amen. Ano man pagsubok, ano man trials, alam natin kung kanino tayo tatawag. Praise God. At para sa song offering this night, aking tinatawag Sister Esther. Amen. Para sa kanyang handog awit sa Panginoon. Amen.
nagpapasalamat kay Lord sa kabutihan niya. Salamat dahil sa kahit marami tayong pagsubok or minsan nagkakamali tayo, hindi tayo na may misunderstand ni Lord. Katulad ng pag-unawa niya kay Moses sa maraming pagkakamali natin. Kaya gusto ko po siyang awitan. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, we
Amen. Thank you, Sister Esther. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa awiting yan. Hallelujah. Minsan, tinatalakay natin yung mahal na pastor, di ba? About kay Moses, at alam natin na tayo'y nandun din, bawat isa, sa exile ng yun. Marami tayong tanong, marami tayong tanong kay Lord kung bakit ganun, pero once na binigay niya na yung sagot, hindi tayo pinapahiya ng Lord na, sabi ko naman sa iyo, kaya ko ibigay sa iyo ang bagay na yan. Hindi pinapamukha sa atin ang Panginoon yun. At sa isang banda, lalo nating minamahal sa ang Panginoon dahil sa pag-ibig na pinapakita niya sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon. At tayo dumako na mga kapatid sa offering. Amen. At aking inanyayahan si Bayo Eddie para pangunahan tayo sa prayer ng offering. Amen. Habang hinahanda yung give them all to Jesus. It's good. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ang iyuyoko sa pagkakaloob. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na banal, kaligayahan po namin na makibahagi po sa gawain ito. Kaya naman sa tuwing sasapit Panginoon ng pagkakaloob ay isang malaking kagalakan sa amin na makapaghulog, makapagbigay sa kahit sa maliit na paraan. Alam namin Panginoon, hindi mo sinusukat Panginoon kung gaano kalaki ang nabibigay. Ngunit tinitignan mo Panginoon kung kanino kami nabibigay. Alam namin binibigyan namin ito Panginoon, hindi lamang ayuda sa mga pangailangan sa iglesyang ito, kundi para sa iyo, Panginoon, dahil alam namin ang lahat ng bagay, kahit maliit malaki, ay pinagyayaman mo. Pasaganain mo nga, Panginoon, ang bawat isa, sa bawat kapatid na magkakaloob ngayon, payamanin mo sila sa lahat ng mga bagay, ingatan mo ang kanilang mga trabaho, at maging pagpapala sila sa kanilang trabaho. At ganoon din, Panginoon, ingatan mo ang kanilang kalusugan, Panginoon. At kung may mga kapatid kami, Panginoon, naghaharap ng trabaho, Panginoon, hayaan mo sa susunod na pagkakataon, Panginoon, na magkaroon din sila ng kaya at pakikibahagi, dahil alam po namin malaking kagalakan po ang magbigay sa iyo Panginoon, dahil alam namin Panginoon, pinapahalagan mo Panginoon bawat sentimo na binibigay namin. Ito'y hindi nawawaldas at hindi nawawalang kabuluhan, kaya haya mong pagyamanan ito ng mga kapatid naming nangangasiwa, may tawag ito, may ilagay sa tamang kaparaanan Panginoon. Salamat po na marami, haya mong ang bawat isang kapatid ngayon na magbibigay ng laan ay tanggapin mo Panginoon, dahil alam namin ang sabi ng salita, unahin namin ngayon kaharian at katuwiran mo, ang lahat ng mga bagay ay dadadag mo sa amin. Haya mo magbigay kami ng may kasiyahan, kagalakan sa puso, Panginoon. Tanggapin mo lahat ng ito para sa iyong kapurihan sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Toping sama-sama dalangin, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Chorus lang. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Ibigay, amen. Ibigay ang lahat. Pangarap puso'ng masal, ibigay ang lahat kay Jesus ilaga. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Amen. Ating ibigay ang lahat sa Panginoon. Thank you, Lord. At tayo dumako na sa visitors. Kung meron, at announcement. Amen. Okay. Announcement ngayong gabi. Amen. Okay, napakalapit na po mga kapatid, mga kabataan. Dalawang tulog na lang. Amen. Convention na. Tatlong tulog pala. Amen. Sa Overcomer Worship Center pa rin, Taytay Rizal, aking inayahan lahat ng kabataan na dumalo sa gawain yan, staying focus. Amen. Proverbs 29 verse 18. Ayan po ang pinaka-topic namin. At, amen, kung gusto nyong ma-encourage sa mga pangaral, staying focus lang po tayo mga kapatid. Amen. 8 hanggang alas 5 po. Next,
October 25, this coming Sunday na mga kapatid, all Sunday school teachers and Sunday schoolers' parents will have a meeting with Pastor Ray after the service. Amen. This coming Sunday na po yan. Amen. At ganun ding araw, picture taking naman ng mga kababaihan, department ng mga kababaihan, pagkatapos din ng gawain sa umaga. Amen. Dahil sa umaga po, next, ay general service natin. Amen. So, general service po yan dahil sa kinahapunan, alas dos, ay magkakaroon tayo ng church anniversary. Meeting po yun ng mga elders para sa church anniversary and camp meeting. Amen. Praise God. Okay. So, yun po yung dahilan yan. Amen. Agenda. Praise God. Oh, next. Okay. So, okay, mamaya na yan. November 3, 2015. Yan yung pangalawang first Tuesday of the month ng November. November 3. Men's Department Overnight Fellowship po. At ang topic po namin yan, how should we remember and honor our departed loved ones? So, napapanahon ng issue po, mga kapatid. Ano ba yung tamang pag-alaala sa mga minamahal sa buhay? Amen. Praise God. Okay, so pinaghahanda ang mga kalalakihan sa topic na yan. At ating inanyayahan nga na kung mari lahat ay magbibigay ng kanilang opinion o idea about yan. Praise God. Next. Amen. December 23, 26. Bagong-bago, Wednesday hanggang Saturday, ang December camp meeting natin, mga kapatid. Muling pinapaalala sa bawat isa, team, evolving in the spirit. Doon pa rin sa Malolos, Bulacan, Emmaus Bible Camp. Amen. Thank you, Lord. Okay. So, isa pa po, mga kapatid, pinapaabot sa bawat isa na sama natin sa panalangin yung renewal ng pledge natin, kung ano ba yung ilalagay ni Lord sa puso natin about sa pledge natin. Dahil magkakaroon tayo ng renewal. Amen. Okay, saka yung general meeting natin sa ng elders sa 25th ng October. Sama rin natin sa prayer yan, mga kapatid. Praise God, prayer request. Amen. May pinaabot sa akin dito from Herbano family. Pakisama po sa panalangin si Jeremias Dagale, bayaw ni Brother Ruben Herbano. Dahil siya po ay na mild stroke. Nawa ang Diyos ang siyang kumilos sa kanya at magpagaling. To God be the glory. Ayan po ang panalangin ng Herbano family. Amen. Meron pa po ba? Amen. Thank you, Lord. At wala na? Amen. Praise God. So, ito na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Amen. At nawa handa na po ang bawat isa. Praise God. Naiyayaan ko na po na tumayo ang bawat isa habang inaawit natin ang I Know the Master of the Wind. Amen. Habang may chance po, pwede po tayong lumapit sa harapan para hindi po mahirapan ang ating mangaral ngayong gabi. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun to shine again. I know the master of the wind. Isa pa, I know the master of the wind. I know the master of the wind. Hallelujah, Lord God. I know the maker of the rain. And he can calm the storm and make the sun to shine again. I know the master of the wind. Natin per stanza. Amen. Habang tinatawagan natin, malapas ka. My borrowers is on the troubled sea.
have a friend. Amen. That I have a friend who watches over me. Thank you, Lord. And the priest turns into a gate. I know the master of the gate. I know the master of the wind. I know the maker of the wind. He can calm the storms and make the stars shine again. I know the master of the wind. Can an unexpected storm may drag me from the height. It may bring me low, but it'll never bring me down. Hallelujah. Yes, sing it now. I know the master of the wind. Help us, Lord. I know the maker of the rain. Hey, oh, he can calm the storms, make the sun to shine again. I know the master of the wind. Sing it one more time. I know the master. I know the master of the wind. Let's just raise our hands. Let's worship him. Hallelujah. I know the maker of the rain. Yes, he can calm the storms and make the sun to shine again. I know the master of the wind. I know the master of the wind. Salamat po, Ama. Thank you, Jesus. Panginoon, pinupuri ka namin dahil ibig sabihin lang ng awiting aming inawit ay kontrolado mo ang lahat ng bagay. Mapahangin ng bagyong literal o mapahangin ng bagyong, Lord, sumusubok sa aming mga pananampalataya o mga sirkumstansya sa buhay. Ikaw po ang may papamahala sa lahat. Kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo minsan pa. Hiniling namin na iyo pong paihipin ang hangin ng iyong espiritu ngayong gabi. Para minsan pa, Panginoon, ay magkaroon ng masaganang daloy, Panginoon, ng iyong pagpapala sa mga pusong naghihintay, Lord. Hiling ko po, ikaw ang mag-create ng pananampalataya sa bawat puso para wala pong sinuman na aalis ng hindi natatanggap ang kanyang kahilingan at hindi nagpupuri at nagbabalik ng kalulatian sa iyo. Maging gabi nawa ito ng Lord pasasalamat dahil ikaw ay bababa para sakluluhan ang iyong mga anak. Tulungan mo kami as we just commit the service into your hands in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Habang nakatayo tayo, bubuksan natin ating mga Biblia sa Numbers chapter 11, verses 31 to 34. Numbers chapter 11, 31 to 34. And there went forth a wind from the Lord, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were a day's journey on this side
and as it were a day's journey on the other side, round about the camp, and as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Next verse. 33, and while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. 34, and he called the name of the place Kibroth Hatava, because there they buried the people that lasted. Moses, part 16, tatawagin natin itong Kibroth Hatava. Ang ibig sabihin ay graves of lust. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Para tayo magsipo ngayong gabi. Be careful what you wish for. Ingatan nyo kung ano yung pinagnanasahan nyo dahil maaring yung pinagnanasahan nyo ang magdala sa inyo sa inyong libingan. At ang masakit hindi lang sa libingan, baka ito ay magdala sa inyo sa dagat-dagatang apoy. So, titignan natin ang kwentong ito ngayong gabi. Pero bago natin tutukan ang Kibroth Hatava, ay magbabalik-tanaw tayo sandali para makita natin yung background at mas ma-appreciate natin ng husto kung bakit kinailangang kumilos ang Diyos ng ganito sa bayan niya, sarili niyang bayan na pinili. Babalikan natin sandali ang Numbers chapter 11 sa verse 21. Ang sabi dito, and Moses said, the people among whom I am are 600,000 footmen. And thou hast said, I will give them flesh that they may eat a whole month. Kasi sabi ng Diyos, di ba, bibigyan ko kayo ng karne. Hindi niya sinabi nung una kung anong klase ng karne. Basta sabi niya, bibigyan ko kayo ng karne. At kakainin niyo to hindi isang araw, hindi dalawang araw, hindi tatlong araw, hindi isang linggo. Kundi sabi, isang buong buwan kakainin niyo ito. At kaya si Moises ay nagtanong ng ganito. Ang sabi niya, ang mga kasama kong tao ay ganito karami. Yung mga sundalo ko pa lang ay 600,000 na kaagad. Paano pa yung mga nanay, yung mga tatay na hindi naman kayang makipagdigma, yung mga bata at lahat. Alam natin na yun ay yung kanilang bilang ay umabot sa higit sa 2 milyon. Ang sabi sa verse 22, shall the flocks and the herds be slain for them to suffice them? Or shall all the fish of the sea be gathered together for them to suffice them? So si Moises ay nag-iisip, nagtatanong, paano ba maaring matupad ang mga salita ng Diyos na ito na sinabi ng Diyos sa kanya? Dahil nga sa hindi sinabi kung anong klase ng karne yung papakain sa kanila, ang naisip niya kagad ay yung mga hayop na daladala nila. Diba? Meron sila doong, marahil may mga kamelyo, may mga kordero, may mga kambing, at iba pa. So sabi niya, kahit na ipunin ko lahat ng ito, ay hindi pa rin ito kakasya. Lord, ipunin ko pa lahat ito para makasapat sa kanila. At ang sabi pa niya, or shall all the fish of the sea be gathered together for them to suffice them? Magpapasugo ba ako dun sa karagatan, Lord, na milya-milya na ang layo sa kinaroroonan namin para sila ay mag-fishing expedition at sila ay magdala dito ng lahat ng maaari nilang mahuli para mapakain ang buong bayan na ito. Ito'y kayo makasapat sa mga taong ito. Alala niyo, ang sabi ko, kinonsider ni Moises ang lupa, kinonsider niya ang dagat, pero nakalimutan niyang i-consider ang langit. Kaya sabi niya, imposible. Sa mga nasa lupa, imposible. Sa mga nasa dagat, amen, para mapunuan ang sinasabi mong dapat na ibigay sa bayang ito para makakain sila ng isang buwan. Remember, hindi sila dadali ni Moises sa drive-thru. Ang sabi ni Lord,
isang buwan, eat all you can. Dahil ito ang inyong hiningi, hinahamon niyo ako, ibibigay ko ang hilig niyo. Verse 23, and the Lord said unto Moses, is the Lord's hand waxed short? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. So si Moses, sa tagpong ito, kagaya ng sabi ko noong nakaraan, ay nagtatantya sa pangako ng Diyos kung paano ito matutupad sa pamamagitan ng human reasoning. At dahil sa hindi abot ng human reasoning niya, ang palagay niya, imposible ito, Lord. Kamangha-mangha na isang propeta na tulad ni Moses ay magpakita ng ganitong kahinaan sa pananampalataya pagkatapos makakita ng napakadaming mga dakilang gawa ng Diyos, di pa nagtatagal. But you see, sabi ko nga, dahil sa sitwasyon niya, dahil sa kagipitan, dahil sa biglaang dating ng problema, dahil sa daing ng mga tao, maraming mga factor, sama-sama na, kaya si Moses ay nataranta at siya ay naghahayag ng mga bagay, amen, sa kanyang bibig na hindi niya lubusang naiintindihan. Basta sinusunod niya yung kanyang emosyon, yung kanyang damdamin, not considering, amen, yung kanyang mga sinasabi, amen, ayon sa pangako ng Diyos o ayon sa kabutihan ng Diyos o ayon sa katapatan ng Diyos, but it's just human reasoning. Hallelujah. So a prophet going through the channel of human reasoning, samantalang yun po ang kalaban na kalaban ng pananampalataya. Human reasoning. Amen. Kung gusto nyong matanggap ang isang pangako na kamangha-mangha, di mabot ng inyong pag-iisip, ang daanan nyo ay ang daan ng pananampalataya. Because faith says, if the scripture says, faith is the substance of things hoped for, amen, the evidence of things not seen. Amen. So pag mayroong mga pangako na tila hindi nyo maabot sa inyong sariling pangatwiran, amen, iwanan nyo yung channel na yun. Dumaan kayo sa channel ng pananampalataya. Sinabi ng Diyos, kaya hinahawakan ko na, binibilang kong nakikita ko na yung kanyang ipinangako. Ito ay kasing realidad ng ako ay nakatayo dito at may hawak na microphone. Faith is a substance. Hindi mo na kailangan pangatwiranan, hawakan mo na. Hallelujah. Now, ang sabi ng Diyos, okay, sige. Thou shalt see now whether my words shall come to pass unto thee or not. At ang sabi niya, is the Lord's hand waxed short? Narito ang Diyos. Inaabot niya si Moses sa gitna ng kahinaan nito at kakapusan ng pangunawa. Narito na naman ang butihing Panginoon natin. Inabot niya at nangusap siya in human terms. Ang kamay ba ng Diyos o ang bisig ng Diyos ba ay umurong na? Is the arm of the Lord wax short? Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabi mong wax short, ito ay umiksi o kanya ba itong inurong? Yun ang katumbas nun. Kasi ang Diyos always uses the symbolism of hand and arms para ikatawan ang kanyang kapangyarihan. Remember? Diba? Kaya nga, yung paliwanag natin sa Godhead, na si Kristo ay pinaupo sa kanang kamay ng Ama. Hindi po yung literal na kamay na malaki na inupuan ng Panginoon, na para bang may malaking-malaking kamay siyang inupuan. But it symbolizes, it represents the power and authority of God. So ang sinasabi dito ng Diyos, amen, Moises, amen, umiksi na ba ang aking kamay? Pagkatapos na iunat ko ito sa inyo noong mga nakaraang panahon para ibuka ang dagat na pula, para iligtas kayo ng makapangyarihan sa pagkakaalipin at magsugo ng sari-saring salot para ipakita kay Faraon na walang Diyos na tulad ng inyong Diyos na pinaglilingkuran? Nakalimutan mo na ba nung iunat ko ang aking kamay para kayo painumin nung kayo wala nang mainom? Nakalimutan mo na ba yung kamay kong nakaunat para paulanin ang mana upang merong kayong makain? Hallelujah.
Marami kong scripture dito na nagbabanggit ng mga salitang stretch out arm, greatness of thine arm, and so on and so forth. Hallelujah. So yun ang sinasabi niya. Hallelujah. Pagkatapos kong iunat ang aking mga kamay sa inyo, palagay niyo ba ay inuurong ko ito sa inyo ngayon para hindi ko magawang gawin kung ano yung pinapangako kong ito. Kumbaga para sa atin, sinasabi niya, ngayon nasa problema kayo, para bang wala na kayong pag-asa at kayo ay nagngunguy-nguy na. Samantalang nakalimutan niyo na inunat ko yung aking kamay para iligtas kayo. Inunat ko yung aking kamay para kayo ay bautismo ng Espiritu Santo. Inunat ko yung aking kamay para sa predestination nyo. Inunat ko yung aking kamay para iahon kayo dun sa dati nyong kinalalagyan patungo sa kalagayang kinaroroonan nyo ngayon. Ngayon dahil sa may pagsubok lang kayo, ang tingin nyo ay parang inurong ko ng aking kamay. Kaya ang sabi niya, dahil dyan, Moises, amen, patutunayan ko sa iyo. Yun ang sinasabi niya. Para bang si Moises kasi ay naghamon. Paano ito magaganap, Lord? Hindi pwede. Ayon sa akin panansya bilang tao, hindi mo kayang tuparin ito. Saan tayo kukuha na ipapakain sa ganito karaming tao? Sabi ng Diyos, okay, sige, patanong ang iyong approach sa akin, patanong din ang sagot ko sa iyo. Umurong ba ang aking bisig? Ang aking kamay? Okay? Ngayon, sige, inahamon mo ko. Papatunayan ko sa iyo ngayon kung mas tutupad ko ba itong pangako ko o hindi. Sana wag yun ang ating marinig kay Lord. Sana wag natin marinig kay Lord yun. Okay, sige, patutunayan ko sa iyo ngayon kung matutupad yung aking salita o hindi. Ibig sabihin kasi nung pagkakaroon ng salita ng Diyos sa inyo, hindi ka kasi naniniwala. Sana marinig natin, anak ko, amen, ang salita ko, kahit hindi mo maintindihan, ay sinampalatayanan mo, kaya makikita mo ang katuparan ng aking pangako. Pero pag sinabi na ng Diyos, okay, patutunayan ko sa iyo ngayon. Kung matutupad o hindi, ibig sabihin nun, meron siyang pinatutunayan sa iyo dahil ikaw ay nagkukulang sa pananampalataya. May mga bagay ang Diyos, mga dakilang bagay na ipinapangako na hindi niya isinasalig sa pananampalataya ng tao para matupad. Like for example, nung likayin ng Diyos ang sanglibutan, when we weren't there yet, di ba? Isipin niyo, kung nandun pa nga kayo, di ba? Nung sabihin ng Diyos, let there be light. Yung bang mga salitang yun o pangakong yun, sabihin na natin, ay matutupad base sa pananampalataya natin? Nakasalig ba ang katuparan nun sa pananampalataya o hindi natin? No, yun ay nakasalig totally upon God's own faith. Ang sabi ni Brother Benham, nung wala pang maaring sumampalataya, amen, sa kanyang sariling salita, siya mismo ang sumampalataya sa sarili niyang salita. Maniwala ang angel o hindi, sinabi niya yun at nananampalataya siya sa kanyang salita, matutupad ang kanyang salita at nangyari, there was light. At marami pang ibang mga pangako na hindi nakasalig sa pananampalataya natin. Pag sinabi niya, gagawin niya dahil hindi siya nagdududa sa kanyang salita. Pag hindi kayang pananampalatayanan ng tao, amen, tutuparin niya pa rin ang kanyang salita. Amen. Hallelujah! Like yung pangako niya na papalitan ang ating katawan. Hindi sapat lahat ng pananampalatayang maaari niyong ipunin kahit saan. Para manampalataya kayo na kayang palitan ng Diyos ang inyong katawan. But it will take a supernatural endowment. Merong isisilid si Lord sa inyo na isang super faith. Hindi sa inyong pananampalataya, kundi sarili niyang pananampalataya, isasali niya sa inyong puso para magawa niyong sampalatayanan na ang katawang ito ay mapapalitan na isang malulahating katawan. It will not be based upon your own faith, but God's rapturing faith. Rapturing faith is not your faith, it's God's own faith. Kaya manampalataya sila o hindi, matutupad ang pangako ng Diyos na tayo magiging katulad niya. Magkakaroon ng katawang malulahating katulad ng kanyang katawan because He said it.
At nung sabihin niya yun, sinampalatayanan niya na yun. At amen, kung kailan matutupad, hindi yung problema ng sinuman sa atin, basta yun ay matutupad. Hallelujah. Alright, punta tayo sa so 24 and 25, ang Diyos naman ay bumaba para dito ay solusyonan niya yung isa pang hinaing ni Moises. Kasi una, dinala niya yung hinaing ng tao sa Diyos. Nanghihingi sila ng karne. Hindi na sila kontento dun sa mana. At hinamak nila ang makapangyarihang himala ng Diyos sa kanilang harapan na kasalukuyan nilang nasasaksihan araw-araw. And so, ang sabi ni Lord, okay, sige, ito ang gagawin ko bilang tugon sa kanilang hinihiling. Ang nakita ng Diyos is not really the request of the people, but their attitude. Ano minsan, yung ating hiling tama eh. Pero yung paraan ng ating paghiling ay mali. Yung attitude natin, yung approach natin kay Lord. Minsan yung paraan natin ay medyo bastos, ang sabi nga nila. Ay nakapanghahamak sa Diyos. Amen? Isipin nyo ang bayan niya. Actually, ay pumigati sa kanya sa paghiling nila ng karne. Buti ko humingi na lang sila ng karne at hindi nila sinabi na ayaw na namin ito, walang kwenta itong mana na pinababaksak mo sa amin. Buti pa yung mga kinakain namin dati sa isang libutan. Doon nasaktan si Lord. Amen? Huwag ka nang magsalita na kung ano-ano pa. Hingin mo na lang kung ano yung gusto mo. Baka ikaw ay makapighati pa sa Diyos. Diba? Hingi ka na lang, huwag ka nang magreklamo. At sabi mo na kailangan mo ito, Panginoon, alam kong may magagawa ka. Pero hindi ganoon ang ginawa ng Israel. Hinamak nila ang Diyos. At makikita natin mismo yan, na yan ang pakiramdam ng Diyos. Yan ang nakita ng Diyos sa kanilang hiningin yun. Pero sa kabila noon, okay, bibigay ni Lord kung ano yung hinihingi nila. And then yung pangalawang hiling ni Moises ay yung hirap niya sa ministry. Hindi niya kayang dali ng bayan mag-isa. So on and so forth. At dito sa verse 24, and Moses went out and told the people the words of the Lord and gathered the 70 men of the elders of the people and set them round about the tabernacle. Alright, sabi ni Lord, kasi ganito, kumuha ka ng 70 mga elders mo. Okay, dali mo sa tabernakulo. At kinuha niya, pinalibot niya sa tabernakulo. And the Lord came down in a cloud and spake unto him. Gusto kong pansinin niyo dito, yung mga salitang, the Lord came down in a cloud. Na para bang ang Diyos ay nun lang dumating nung siya ay magpakita sa anyo ng ulap. But we know that the Lord has been speaking to Moses, right? Nandun na siya. Pero ang Panginoon may paraan siya ng pagpapakita ng kanyang presensya sa iba't ibang anyo para ma-recognize ng mga tao na narito ko. Alright? Like, yung rapture, ganun ang mangyayari. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay wala pa ngayon. Narito na siya ngayon. Ang rapture yung nagsisimula na, amen, sa pamamagitan ng katuparan ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, the Lord Himself shall come down. Amen, siya na yung bumaba doon para ibigay kay Brother Branham yung revelation ng seven seals. Narito na siya sa kanyang kapuspusan na kumikilos sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Pero, amen, nangako pa rin siya na magpapakita siya sa alapaap para i-identify ang isang visible presence na siya ay narito na. So ganun din, hindi ibig sabihin na wala ang Diyos doon dati bago dumating yung ulap, nandun na siya, tagal na niyang kausap si Moises, pero nagpakita siya sa inyo ng ulap. Naintindihan niyo ibig sabihin? Alright. And then, nangusap siya kay Moises, at ang sabi dito, and took of the spirit that was upon him and gave it unto the 70 elders, and it came to pass that when the spirit rested upon them, they prophesied and did not cease.
Narito, i-introduce ng Diyos ang spiritual administration na dapat pairalin sa kanyang bayan. At ito ay isang anino ng paraan ng pagkilos niya sa ministry sa iglesia. Ikinig ba kayo sa akin? Ang Diyos ay kumuha ng Espiritu na galing din sa kanya kay Moises. Dahil siya yung nagbigay ng anointing na yung kay Moises, right? Yung Espiritong yun. Pero yung Espiritong yun ay kinuha niya kay Moises at ito'y pinagbahabahagi niya patungo doon sa 70 elders na pinili ni Moises para maging katuwang niya sa ministry, right? Alright, meron bang nadagdag na kapangyarihan doon sa lupon ng Israel? It's the same spirit na dati nang nandoon. Kaya lang this time pinagbahabahagi ng Diyos para ibigay yung mga bahaging yun sa mga makakatuwang ni Moises. Now, hindi lahat ng nakatanggap ng Espiritu yun ay naging katulad ni Moises na nakakakita ng mga anghel na harap-harapan at nakikipag-usap ng Diyos ng bibig sa tenga, bibig sa bibig, amen and so on and so forth. But meron silang natanggap na pahid na katulad ng kay Moises na nagpahula sa kanila. Sila ay kinilos nito para manghula. The Spirit made them prophesy. Alright? At I'm pretty sure yung mga inuhula nila ay hindi salungat sa sinabi na ni Moises. Amen. You see, yung po ang pattern ng ministry. You see, merong mga nagsasabi na, pinalaya na tayo sa denomination. Ang kanilang pagkakaintindi ng kalayaan ay yung pagtapon sa mga kaayusan at sa mga tawag dito, sa mga pagdidisiplina at order in the church. Na gagawin na nila kung anong gusto nilang gawin. Wala silang pakialam sa pastor, wala silang pakialam sa ministry, wala silang pakialam sa kung anong direksyon ng church. Basta gagawin